Unang nakilala ni Big Brother si Joe sa Japan at nakita ni Kuya ang angking kakulitan nito. Pidyo naman eh, Kuya, shy naman ako. Sinasabihan din nila ako, ganyan. Mainin ko na ba, Joe? Ganyan. Wala ah. Para tingnan mo pinagkakamalan na lasting. Mukha ba akong lasting? Edit mo yun yung dapat gwapo. Wala ka song kaya gano'n. Wala ka song yan. Ito yung angle ko Kuya eh. Huwag mo kukunin dito. Kasi may sumpi ako dito. Okay. Ito ang blue eh. Sa pagpasok ng bahay, nagpatuloy pa rin siyang mangulit sa mga kasama. Joe. Ay, Joe. Oo nga pala. Gio. Roger. Gio. Aba. Sige po. Ang dami. Sure, stop talking. Just do it. Dadak ako ng dadak. Stop talking daw. First time ka masabihan ng ganun? Hindi. Maraming beses na Kuya. Pati nga sa sarili ko, naiingayan nga ako Kuya eh. Pero mukhang may isang bagay na na-miss si Joe mula sa outside world. Charlotte! Di ba Yossi boy ka rin? Nag-Yossi ka rin? Hindi naman actually malakas talaga na pala Yossi. Like, pag ano ako lang, malakas ako eh. Ay, really? Pero kung ano, makiusap pa kay Kuya, kailangan mo siyang bilhin. Pero mahal. Oo nga, sabi nga rin sa akin mahal. Sobrang mahal. Kaya kung pwede mo siyang pigilan talaga. Pero okay pa naman ako. Sa mga sumunod na araw, napansin ng housemates ang pagkatahimik ni Joe. Joe, ayaw. Napagod. Oo nga, parang hindi na yun. Yung? Energy. Your energy is so high, diba? Noong una kami dito, ang gulo-gulo niya talaga. Kasi medyo natatahimik siya. May malalim na isip, ganun. May sinap, kinuwento ko nga kayo eh, sa'yo si to. Ah, oo. Ayoko. Napansin ko na, ito na yun Parang napapansin ko nitong mga nakalipas na araw, eh, parang tahimik ka. Kaya napapansin ko rin niya sa sarili ko. Hindi ko lang alam kung di lang ako sanay na nakakulong sa bahay or sa pagtigil ko sa ano ko sa pagsisigarilyo ko. Dati ko sa trabaho ko ya, bigla akong nag-stop tapos for the first week ganito rin, parang tahimik. Pagdating ng pangalawang araw, mga tatlong araw na yung galit na nga. Oo, galit na. Hindi naman sa ako. Ang hirap, just like that. Parang inis-inis na. Ako hindi naman ako sanayinis. Naghahanap lang ng kapalit parang, uh-uh. Pero wala pa rin eh. Hindi ko nagagawa yung mga trabaho ko. Tapos sabi sa akin ng boss ko, huwag daw ako mag-stop, mag-quit, mag-smoke. Nung inumpisahan ko ulit, bumalik kami yung performance ko sa trabaho. Tatagal ito mga 2 weeks daw eh, or 1 to 2 weeks. Yeah, and then after that, wala na. Wala na. Oo, alam ko yan. At maski sa munting selebrasyon ng housemates sa birthday ni Richard at Krisha, kapansin-pansin pa rin ang di masyadong pag-aktibo ng dating makulit na si Joe. Commonly, kapag nandun ako sa mga barkada ko, ang papel ko sa kanila, parang ako yung nagkukwento, nagdadala sa kanila ng ano, sabihin na natin kasiyahan, gano'n, nagpapatawa sa kanila. Pero pagdating dito, akala ko ito ang papel ko eh, pero meron nagpapatawa sa kanila. Parang kaya yun, parang nawalan ako ng papel. Nag-anap naman ako ng papel ko para dito makapag-blend sa kanila. Pero wala, di ako makahanap. Di ako makapag-enjoy dito. So hindi nakakatulong ang mga kasama mo sa iyo? Parang hindi. Kung nagpatuloy naman na itong ganito Kuya, so may possibility na mag-volunteer ako na mag-exit dito sa bahay. Naisipan ko lang, pero tatry ko muna magpatagal. Wala ako sa sarili ko Kuya, di ako nakipagsalita sa mga ibang tao. Di ako katulad nung nasa labas ako, nakipag-usap sa mga ibang tao. Masaya na sila, hindi ko na sila kailangang pasayahin. Masaya na sila doon. Hindi ganyan ang pagkakilala ko sa'yo. Di rin ganito ang pagkakilala ko sa sarili ko Kuya. Tama. Ang alam ko, si Joe ay isang masayahing tao. At nakakapagdulot din siya ng saya. Sana makilala rin si Joe. Sana nga, may labas ko tong sarili, yung kilala kong Joe sa sarili ko. Sa loob ko. Subukan natin. Sana nga lumabas to. Kinabukasan, pinakuha ni Kuya kina Don at Roger ang listahan sa pang-budget sa grocery. So, magkano yung week, ano natin, 500 each sa 6,000 pesos? 6,000. Ba yan 500? Maybe 6,500. Per piece ba 100 Wait, pesos? 100 lang! Ano lang? 100 lang daw! Ang ano? Hindi, yeah, kailangan 400, ganun. Ang ano, sigarilya? Sigarilya. Ano oh yun? God. Isang pack? Isang piras. Per piece, Jesus. Ay! Ang mahal! Ano daw? Ano sa mga piso? 100!
Tapos 500 isa, each tayo. Isa ganyan. Hello? Kada hit at 10 piso. Oh, hindi akain na. 10 piso. 20 pesos. Ganon. Si Joe naging apektado dahil hindi bumili ng Yossi ang housemates para sa budget. Ilan yung bilhin? Hindi, hindi ko na. Kasi kung, alam, kung isang kahit, pag isang upang bibiling ko yun. Ah. Inisipin ko pa kung bibiling ko yun. Kasi isang kahit. Hindi, hindi siya per... kung isang stick lang. Pwede kang bumili yun. Per stick yun. 100 stick. Per stick. Di ba mahal na stick, 100? Ah, tatlo nga bibili natin, 300. Ano ba? Mahal yun. Hindi mahal yun. For your own. Isang outlet kasi niya is yung paninigarilyo. Eh dahil natanggal yun sa loob ng bahay, eh parang ano, hindi niya mailabas yung stress niya. Wala siyang stress reliever. So, posible pong withdrawal yun from smoking. Si Joe parang ano? Parang aligaga. And it feels aligaga. Ano yan? Like parang sinimpa kami na parang may gagawin na... Eh, what? Sino? May si gagawin Joe. Na parang wala na. Hindi kasi, may ano kasi yung aligaga. Malay mo, ADHD. Ha? Sobrang energy mo, hindi ka mapakali. Ma-attention mo rin lipat-lipat-lipat. Hyper pa na nga. Oo, hyper. Posible pong may ADHD siya eh. Yung tinatawag nating attention deficit, hyperactivity disorder. So, ibig po sabihin nito, eh medyo madali siyang maboard. Wala siyang paglalabasan ng excess energy niya. Dahil nga na OOP siya, out of place, parang napipigilan rin siya. Sinusuppress niya yung mga energy niya. Sa pagiging tahimik ni Joe, sinubukan namang pasayahin nito ni Mikey at ng ibang mga kasama. Ayan! Ang galing! Ikaw muna. Ngayon pala nalaman yung tsura niya. Ngayon dapat yung umingiti eh. Ang galing! Kuha na niya. Guys, sinapian na. Sinapian na. Concern niya ako kay Joe eh, kaya lagi ko kinakausap. Kinagabihan, bago tuluyan matulog ang housemates, may isang bagay na nagparamdam sa mga halaman ng pool area. Oh my God! What's going on? Oh my God! That's the camera, you idiot! Kino, just go! Sino ka? Pusang kinalbo! Sino ka? Hanapin niyo ako. Yossi! Saan? Saan? Ay! Yossi! Oh my God! Galing yan! Anong nakita mo sa plasma? Si Yossi! Hanapin ko daw siya. Ginanahan ako maghanap ko yun. Sigarilyo! Sigarilyo! Sigla? Ayan na buhayan ng loob ang iba dyan! The cooker, the kitchen, may init dito. English. Sorry. May ano pa, emoticons pa eh. Hi, Philip. Hi. Ano daw? Krisa! Hello, Krisa! Figure it where? Have a look. If there's any secret passage here. Somewhere in the pool. Puti ata yun eh, nasa plastic. Oh, parang may nakita akong plastic kanina pero hindi ko pinagansin. Ah, nakita ko. Congrats, Joe! Ngayon, nakita niya no, ni Kulot. Sinong Kulot? James, si Pansit. Pansit? Si Noodles. Bakit Noodles? Buhok. So, nung ibinigay sa'yo ni James, ano pakiramdam nun? Isang stick lang eh. Pag magiging trigger ko lang sa sarili ko yun eh. Alam ko na, paano? Hindi, alam ko na, paano? May trigger niya. May isang trigger sa akin eh. Oo. Ano ka dyan? Think hard what you wanna do, man. Think hard what you wanna do, bro. Oo, hindi yun. Kaso nga, ano rin eh. Pagka-amoy ko, parang napapayawas rin ako eh. Kapag inaamoy-amoy ko sa kuya.
Depende sa iyo kung gagamitin mo hindi. Alam mo, ang detail ka dyan. The test. Pero nang makuha na ang Yossi, isang desisyon ang ginawa ni Joe. Hirap na yan. Ang hirap. Ayaw, hindi ko susundin. Patingin. Nawa ka mo yan. Hindi ko susundin. Eh, ano plano mo sa sigrilyo? Hindi mo sisindihan. Kasi, akalain mo pagpasok ko dito, kuya, magwa-1 week na siguro. Ewan ko lang, ha? Siguro magwa-1 week na, di pa ako nag-UOC eh. Magtitiis na lang ako ng 1 week. Para mo wala tong symptoms na ano, yung pagka-antok ko. Pag ano, yung parang pagka-tulala ko. Ay, sa'yo. Amoy-amoy ko na, kuya. Kapag hinahanap-hanap ko na, amoy-amoy ko na. Mapipigilan mo kaya? Mapipigilan ko yun. Kasi kapag sinindi ko na yun, lalo pang titindi itong ano, yung paghahanap ko ng Yossi. Woohoo! Good job sa ngayon! No more yo-yo for Joe!